Minsan ang nagka-COVID ang stroke survivor na si Kathleen noong Enero. Paniwala niya nakatulong ang booster shot, kaya hindi malala ang naranasang sintomas. Kaya ngayong bukas na ang pagbabakuna ng ikalawang booster para sa mahihina ang immune system o immunocompromised, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kung sa time po na maraming kaso at doon po ako magkapabakuna, baka po maubos na yung bakuna natin. At is yung ngayon po na unti lang, hindi masyadong marami, hindi masyadong crowded, tinutuloy ko na po kasi nga mahirap po mahawaan. Kasama si Kathleen sa 90 individual na unang tumanggap ng ikalawang booster shot contra COVID sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital ngayong araw. Prioridad ang mga pasyente at health workers na immunocompromised. Pero dahil wala pa sa 10 ang immunocompromised individuals na nagpabakuna rito, iniroll out na rin ng ospital ang ikalawang booster maging sa health workers na hindi immunocompromised. Sa ngayon, para lang muna sa immunocompromised na edad 18 pataas ang inaprubahan ng DOH na mabakunahan ng ikalawang booster. Sa area na to, ang numbers ng immunocompromised ko konti lang. So maraming vaccines ang binigay, so we have no choice but to extend the vaccination to non-immunocompromised population para hindi lang humasayang yung vaccines. Pero those na non-immunocompromised healthcare workers, as far as the safety of the vaccine is concerned, it has been approved pa, again, as you said, by the FDA. So it's just a matter of prioritization. And we all know that they will be the ones next in line after this round. I think we can give some leeway to that kasi ang ating healthcare workers naman po ay talagang priority. Sa Philippine Children's Medical Center, mga immunocompromised na empleyado ang unang binakunahan ng second booster kanina. Sa Makati City, 4 na barangay health centers ang binuksan para sa rollout ng ikalawang booster, pero iilan pa lang ang nagpapabakuna. Habang sa Valenzuela Medical Center, bukas ang ospital sa lahat ng gustong magpabakuna ng pangalawang booster shot kahit hindi nila pasyente. Kailangan hindi bababa sa 3 buwan ang pagitan ng una at ikalawang booster shots ng immunocompromised na individual. Sa mga magpapabakuna, dalhin ang valid ID, medical certificate at vaccination card. Timing ang pagsisimula ng second booster rollout dahil minomonitor ngayon ng DOH ang maraming lugar sa Metro Manila matapos makakita ng pag-akyat sa bilang ng COVID patients na umuokupa sa ICU. Marami pong pwedeng dahilan ng pagtaas ng kaso. Unang-una, syempre, yung ating minimum public health standards. Pagkatapos, nakikita natin yung mga crowding talaga because of campaign sorties. Nagkaroon tayo ng bakasyon ng Holy Week. So these are all contributing factors. May paalala rin si Vergere sa mga botante na masama ang pakiramdam sa araw ng halalan. Unang-una, pinaka-importante, kapag po tayo ay nakakaramdam na ng simptomas, huwag na ho tayong pumunta sa ating mga voting precincts. Maari po may sakit kayo at makapanghawa tayo sa iba. Sa kabila nito, nilinaw ni Vergere na may pagtaas man sa bilang ng kaso ng COVID, hindi ito maituturing na significant o malaki. Vivian Gulia, ABS-CBN News.